Beloved Brother Roderick, ating malak Brother Roderick Beno sa kanya pong patuto. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati at pagpaparangal at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Pinoyusus School naman. At dubling paggalang din at pagbati sa ating minamahalang malapastor Wildis sa Dalamida at pag-alala sa mabuting aral ng minamahal at inigalang assistant pastor Lina si Almeida at sa kanilang mga beloved children at lahat ng mga webcast viewers, magandang hapon sa inyo. Mga minamahal, nasiba po ako dito sa pamamagitan ng problema. Kasi nung bata ako, nasa ibang gawain ng aking pamilya, ang aking lolo. Nakagawa kasi ako ng talk accounts na kasalanan na talagang alam ko. Para sa akin, hindi na ako wala na akong kaligtasan. Matindi na yung problema ko noon na minsan nagigising ako madaling araw. Iniisip ko, wala na akong kaligtasan. Pero isang hapon, napanood ko ang Jesus Miracles International Ministry. Dito, nagpapatawad ng kasalanan. Nagbabago ng buhay. Mga heart killer, Lord, binago. Mga drug addict, binago. Mga matinding kasalanan, pinagaling ng Malapay ng Isus. Alam, mga dumalo ako dito, tumanggap ako sa Malapay ng Isus. Nawala yung aking mga bisyo, sigarilyo, alak, at iba pang mga bisyo ng mga kalalakihan. Napakabuti ng Malapay noon. Hallelujah. Alam mo yung mga minamahal, nawala yung mga bisyo ko. Ang mahirap sa akin yung pride sa aking puso at isip. Sa aking trabaho, mga minamahal. Alam mo, nagkaroon ng supervisor sa aking trabaho na ito ay Mormon. Kasi ako, lagi, yung mga patutuo po dito na magaganda, lalo yung mga patutuo na mga mamatay tao, NPA, mga pinagaling na malapit. Lagi kong pinapatuto. Itong supervisor po na ito, parang hindi niya nagustuhan. Kaya parang pinaginitan, madaling sabi, pinaginitan ako. Ang ginawa niya, sa aming trabaho kasi sa engineering mold, plastic mold, yung mga mahirap na trabaho binigay sa akin. Okay lang, sabi. Sa aking isip, okay lang. Bigay mo sa akin. Ramdam ko talaga yung ibang trato niya sa akin kasi hindi ako sumasali sa inuman. Hindi ako yung sa biruan, nakadistansya ako. Madaling sabi mga mga binigyan ako ng trabaho na ito ay mahirap, maselan talaga kasi yun nga ang ginagawa niya sa akin. Pero alam niyo minimahal, ganyan yung ginagawa niya sa akin, yung mga mahirap na trabaho, maselan. Doon ako nakilala ng management. Pinuri ako ng management, tinaasan ako ng sahod. Alam mo yung mga mahal, yung kagustuhan ko na mawala yung pride sa aking puso kasi grabe na ang pagkitimpi ko sa supervisor ko na ito. Kasi nung hindi pa ako nasaid, normal lang sa buhay ko yung mananggit ng tao. Grabe yung mga mahal, timping-timpi na ako. Mahal na pa yun, ayaw kong magkasala. Alam mo yung mga mahal, isang binigyan ako uli ng trabaho. Madaling sabi, isang araw, nag-break time ako. Pagbalik ko, nakita ko siya. Ginagawa na niya yung trabaho ko. Masaya ako kasi nakita ko siya. Pero nung chinik ko, may mali. Sabi ko, hindi ko man siya masita kasi sigurado ibabalik niya sa akin yung pagkakamali. Ang ginawa ko, tinapos ko pa rin. Pero pagkatapos ko, kinumagahan, nagpasting ako ng Pampanga. Alam niyo, mga minamahal, sa Pampanga, dalawang araw, tinawagan ako ng kumpanya sa tinanong kung tapos ko yung trabaho ko. Sabi ko, tapos na po. Madaling sabi, dinala sa production, mali. Bumaba yung big boss namin. Pinagalitan yung supervisor ko. Hindi ko man gusto yung bagay na yun, pero yun ang nangyari. Dahil mali yung trabaho, siya ang pinagalitan ng pinagalitan. Gusto ng supervisor ko, bakit siya?
Bakit hindi ako? Kasi ako yung gumawa. Pero sabi ng big boss, trabaho mo yun, obligasyon mo sila. Tao mo sila. Gusto mo tanggalin ka. Alam mo yung mga minamahal, pag uwi ko, ganun nga ang... pagpasok ko ng kinalunisan, ganun nga ang balita na nakarating sa akin. Alam mo yung mga minamahal. Hindi ko mapigilan yung loo ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, naramdaman ko yung pag-ibig mo. Yung pagtitimpi ko na ayaw kong gumawa ng manakit. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Alam mo yung naging, nagbago yung ugali itong supervisor ko, mga minamahal. Pag may trabaho, tanong ko kung may question ako about sa drawing, ituron na yung designer namin. Makalipas pa ang buwan, binago niya sistema ng trabaho. Group na. Group work na. Pagtulong-tulong na. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. 2014. Alam niyo mga minamahal, 2014 na stroke ang aking nanay. Dinala siya sa, dahil hindi niya kaya sa, hindi na kaya sa Apayao, dinala sa Cagayan Valley. Ito na ay, sabi ng doktor, maling sabi, mamamatay na. Kung kinausap na yung ate ko, kung pumayag na emergency killing. Pero sabi ng mga kapatid ko, hintayin na lang na hanggang kung hanggang saan malagutan. Yung araw na yun, nandito ako sa Maynila nagtatrabaho, tinawagan ako ng kuya, ganito. Sabi ng kuya ko, ganito ang nangyari. Total, ikaw burn again ka. Kasi hindi sila, sa ibang gawain sila. Total, ikaw burn again ka, manalangin ka. Alam yung mga minamahal. Noong 2014, medyo may pagkukulang. Pero sabi ko, mahal na pa yun, sa abang nagtrabaho ko, kasi sa ibang kumpanya na ako, isang maintenance na ako sa isang kumpanya. Sabi ko, mahal na pa yun, para kung kausap face to face ang mahal na pa yun. Mahal na pa yun, ibalik ko yung dati. Pagalingin mo yung nanay ko sa Cagayan Valley. Alam yung mga mahal. Sabi ng kuya ko sa bunso namin, kasi umuwi yung ate namin, iuwi mo yung nanay natin. Sabi niya, kasi inaasahan na mamatay na, kasi nga, ipaisa-isa na lang yung hininga. Madali sabi, inuwi ng nanay ko. Ang kuya ko naman, naglinis ng bahay, kasi pagbuburulan na. Pero hindi nila alam, nandito ako sa Maynila. Nananalagay sa mahal na pinunsoon at panalagay ng mga pastor. Alam niyo ang nanay ko gumaling. Umuwi ako 2015. Oh, God. Yung nanay ko, pagamat naka-wheelchair, kaya nang pumunta ng kapitbahay, kaya nang pumunta ng kalsada, kahit saan. Yung boses niya malinaw pakinggan. Napakabuti ng mahal na pinunsoon. Maraming salamat sa panalagay ng mga pastor. Hallelujah. Maraming salamat mahal na pinunsoon. Alam mo, isa pa mga may mahal. Itong pandemic, alam mo, itong pandemic, mga minamahal, 2020, wala nang trabaho. Pero yung boss ko, sabi niya, kahit wala kang trabaho, dito ka lang sa kumpanya. Kalibasa, STN ako, okay. Walang problema. Di, nasa trabaho lang ako. Alam mo, mga minamahal, walang absent. Bagamat sa live webcast lang ako nanonood, hindi ko pinapalagpas yan. November 2020, alam niyo mga minamahal, sinubok ako na may dumating na pagsubok sa akin. Halos hindi ko makayanan. Grabe mga minamahal. 5 months, hindi ko kaya. Bagamat nanonood ako ng gawain, sabi ko malapay noon, hindi maalis yung pride sa aking puso, galit sa puso ko at isip, malabangin noon. Ayokong mamatay na ganito. Alam ko, iniisip ko na baka isang araw mamatay ako kasi feeling ko talaga para akong sakyan na wiggle na yung gulong. Anytime pwede mabangga. Parang ganun na yung buhay ko. Mahal na Panginoon. Sabi ko, ayaw kong mamatay. Na ganito ang kalagayan ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit kunin mo ako kung mainit ako naglilingkod. Sabi ko sa mahal na Panginoon, alam yung mga mahal, March 2021, alam yung mga mahal, naka-recover ako. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na pastor. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamahal na Panginoon. At yung last na lang, pinasalamatan ko rin ng mahal na Panginoon Jesus. Nakatapos din ng aking anak na isa sa pag-aaral. Yung isa kong anak, tapos na sa Baguio. Kahit kasalo ko yan din. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At
Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating mahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord.